pray ng Diyos na tayo mga pagpatuloy at tayo naman ay makadako sa pagkikinig ng kanyang banal na salita at ating buksan ang ating Biblia dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 12. 1 Peter chapter 3 verse 12 ating basahin. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Pagpalain ng Diyos sa pagbasa kanyang banal na salita. Tapos sandali manalangin. Mang banal na dakila, may bigin na pangyarihan sa lahat. Nagpupuri, papasalamat muli Panginoon sa oras na ito. Na muli kami ay akarinig ng mga banal na salita, patuloy mang Diyos, nililing namin ang patnubay, paugo ng Espiritu Santo. Amen. Tulungan mo ang bawat isa na nakikinig at nanonood, at pagiging lingkod ang mga Diyos na gagamitin, bigyan mo nawa ng kaunawaan at kagalingan na masaysay ang mga banal na salita. Amen. Sa na may pag-ibig Panginoon, may katapatan, at sa kapangyarihan, Espiritu Santo. Muli kami mabusog, matugunan namin yung pangailangan, mapalakas, at higit sa lahat, Panginoon, na lubos ka namin pakamahalin. Amen. Na akin namin tagumpay ng gagaling sa iyo, sa pangalan pa Jesus, namin sa amin. Amen. Basahin natin sa verse 12 ulit, sa English naman. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Ang pamagat po ng pag-aaral natin, kukulin din dito sa verse na ito, the eyes of the Lord are over the righteous. Bago lahat ay inabati natin muli ang ating mga minamahal, ang mga kapatid sa Panginoon, at sa lahat din naman nanonood, mga kaibigan, kamag-anakan, at sa lahat, sa mga kayo naroon, salamat na makasama muli namin kayo sa isang oras na ipahayag ang kanyang banal na salita. At tuloy na dalangin niyo ako rito sa aking pagtayo ay magtagumpay muli ang Panginoon sa ating mga puso para sa ating mga buhay espiritual. Amen. At sa di pagtagal, tayo mag-upisa na. At I will start the message about the two greatest God's attributes. Yung unang-una, yung God is a all-knowing God. At pangalawa, yung God is a all-seeing God. Yung katangian ng Diyos. Actually, kung titignan mo sa Biblia, at i-search mo lahat, mayroong 15 na attributes of God. But dito lang muna tayo sa dalawa. Yung Diyos na nakakaalam sa lahat, at Diyos na nakakita sa lahat. Dito sa Psalms 139, verse 2, 1 and 2, sabi ni Haring David, O Panginoon, yung sinisiyasat ako at nakilala ako. Yung nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, yung nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Amen? Tapos sa verse 3 pa, sabi pa niya, yung sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan at yung kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Makapadin yung ating Panginoon. At doon sa naman all-seeing God, sabi niya, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Isang bagay, mga kapatid, ano, na tayong lahat may ginagawa sa ating buhay, maaring
ginagawa sa labas at ginagawa sa loob. Ibig sabihin, yung ginagawa natin in private. At sa ating paggawa, kumisan nakakalimutan natin, nakala natin yung lahat natin ginagawa, tayo lang nakakalam. Pero ang hindi natin nababatid at nakakalimutan ko palagi na merong isang napakadakila na Diyos na nakakalam lahat ng ating kinikilos. Tandaan natin, every single word you say na kikita ng Panginoon, naririnig niya. Every single action you do, nalalaman ng Panginoon. At lahat, maging yung ating mga iniisip pa lang, nakikita na ng Panginoon. Yan ang ating Diyos na mga pangyarihan sa lahat. At dapat mailagay sa ating puso't isipan, ang minamahal na kapatid at sa mga nanonood, yung apat na words na dapat nasa puso natin. God is watching me. Na kung iyan ang nasa kaisipan o puso ng bawat tao, siguro mag-iingat ang bawat isa sa kanyang pananalita, sa kanyang kilos, at maging sa kanyang pag-iisip. Dahil alam niya na mayroong Diyos na nakikinig sa kanya. At higit sa lahat, maging sa salibutan, palagi nila ito nakakalimutan. Naniniwala sila sa Diyos, pero gumagawa pa rin sila kasalanan. Hindi nila alam na bawat ginagawa mo sa buhay na ito, maging mabuti, masama, naka-record lahat yan. Napaka-fresh yan sa utak o sa kaisipan ng ating Panginoon. Sabi nga nila, yung nangyari 2,000 years ago, fresh na fresh pa sa kaisipan ng Panginoon na para ba nangyari lang kanina. Kung tatanungin niyo ako, yung aking mabinitawang salita nung ako'y bata pa, hindi ko na maalala. At yung mga nakarang araw, hindi ko na maalala lahat. Pero sa Panginoon, naalala niya lahat yun. Mga kapatid, kaya natin ito sinasabi, ano? Sapagkat dito sa ating teksto, kung ating babasahin muli, ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mapakinig ay sa kanilang madaing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Dalawang klase o grupo ng tao ang tinukoy ng Panginoon. Yung matuwid at sa kayong mga gumagawa ng masama. Yung mga Kristiyano at sa mga gumagawa ng kasalanan. At dahil dito, mga pag-aaralan natin, hindi yung magawain ng masama, kundi yung gawain ng mga matutuwid o mga Kristiyano na siyang tinitignan ng ating Panginoon. Hindi kung tayo'y nakikita ng Panginoon sa araw-araw, tayo natatakot. Hindi. Kundi dahil ang mata ng ating Diyos naman ay nakatingin sa atin, ito ang dapat mag-motivate sa atin. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tawag niyan, yung love and care na ipagpatuloy natin ang mga mabubuting gawa sa panahon kasalukuyan at upang tayo naman ipagpalain ng Diyos sa salibutan to at sa susunod na buhay. Yan ang ating aim dito. Di ba napakaganda, mga kapatid? Kasi kuminsan, tayo'y sumusunod dahil natatakot tayo sa Diyos. Hindi dapat ganun. Tayo sumusunod dahil mahal natin ang Panginoon. Tayo sumusunod dahil alam natin na
Mahal na mahal tayo ng Panginoon, iniingatan tayo at wala siyang tanging hangarin kundi bigyan tayo ng napakagandang buhay sa salibutang ito at sa buhay na walang hanggan. Hindi kailanman ipinagkait ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, ang mabagay na mabubuti at magagaling. Kaya kung sa lahat ng maminsahe natin napapakinggan sa ating mga kapatid at maging sa pag-aaral, wala tayong nakita na masama. Lahat ay sa ikabubuti natin at sa ikagaganda. Pero bakit hindi matanggap ng salibutan? Pero bakit tinatanggihan pa rin ang salibutan? Sapagkat merong isang bagay na nasa kanila na gadla ang kasalanan. Kaya sa hindi pagtagal, titignan natin ito ng sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Kung paano tayo pinapatitignan at pinapanood ang Panginoon, ito rin ang mag-motivate sa atin. Unang-una, God is watching us through the motivation of His grace to do good works. So, yung nag-motivate, yung biyaya ng Diyos. Ating basahin muna sa Ephesians chapter 2, verse 8. Hanggang 10. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it's the gift of God. Not of works, lest anyone should boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Sabi sa verse 10, sapagkat tayo kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mainihanda ng Diyos ng una pang siya ang ating lakaran. Kaya mga kapatid, ito yung sinasabi nila na sa pamagitan ng biyaya, tayo ngayon ay makakagawa ng mabuti para sa Panginoon. Alam mo, meron ding maraming tao rin gumagawa ng mabuti. Pero ito yung ginagawa nila para sa kanilang sarili. Yun yung tinatawag nilang self-righteousness o yung paggawa, mabuting gawa para sa kanilang sarili. Pero sa Kristiyano, sa pamagitan ng biyaya na binigay ng Diyos sa atin, nagagawa natin gumawa ng mabuti para sa Panginoon, sa Kanya ikaluluwalhati, hindi na para sa atin. Yung merito sa ating Panginoon. Ngayon, aanoy natin, hihimayin natin to, yung verse na ito. Sabi doon sa Ephesians 2:8, it is the gift of God. So we are saved by the faith, it is the gift of God. Ito yung regalo. Binigay sa atin ang gift na yon at ating tinanggap. At ano nangyari? Tayo naligtas. Hindi sa pamagitan ng mabuting gawa, kundi tayo naligtas sa pamagitan ng biyaya galing sa ating Panginoon. Doon sa kaligtasan na ibinigay sa atin, Panginoon, I'm talking all for all about the Christians. At ito na iintindihan. Tayo naligtas mula sa kasalanan. Ito regalo ng ating Panginoon. Salamat na kung tayo kabilang ito. At doon sa salvation na ibinigay sa atin, Panginoon, mayroong three parts. Kahit ito ay dapat na ito maging maliwanag sa bawat Kristiyano at sa mga nanonood din, na aka nasabi nila na din sila iligtas. Yung mga nasa iba't ibang church. Unang-una, na part ng salvation, it delivers us from sin and its consequences. Yan ang unang-una. Tayo'y iniligtas mula sa kasalanan at yung mga kanyang bunga o resulta ng kasalanan. Kaya tayo'y anak na ng Diyos. Ang tinitingnan ngayon ng Diyos sa atin, hindi yung ating kasalanan. Ang tinitingnan niya, ang ating Panginoon na nagligtas sa ating kasalanan. Kaya tuwing titingin siya sa mga Kristiyano, nakikita niya si ating Panginoon sa atin na naligtas na tayo sa kasalanan. Di ba napakaganda? Pangalawa, yung salvation, pangalawang parte ng salvation, it restores the favor, the image, and communion with God.
So mayroong ibinalik muli yung pabor, yung larawan ng Diyos, at yung pagkikipag-relasyon natin sa Panginoon. Nabalik yun. Di ba napakaganda? Kaya nakatingin palagi ang ating Diyos Ama. At ang pangatlo, dito nasisira yung mga nagsasabing sila ligtas sila. Because it preserves us in the midst of adversities to overcome evil, to overcome sin. So makikita mo yun, yan ang tinitingnan ngayon ng Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, yung salvation na ibinigay sa atin, we new work out natin yan kasama ang Diyos Ama, hindi sa ating sarili lamang. Dahil hindi natin ito mapapanatili kung hindi sa Panginoon. Niligtas ka, na-restore yung relationship mo sa Panginoon, pero nandun pa rin yung preservation. Yung biyaya na nagligtas sa'yo, yun din ang tumutulong sa'yo para hindi ka magkasala sa Panginoon. Kaya, we live by the grace. We live by the faith. We are under the grace of God. Ang problema, bakit nagkakasala? Bakit may nagbabackslide? Kasi bumibitaw sila sa Panginoon. Because of free will. Ngayon, sa ibang mga ngaral, sabi niya, hindi ka na pwede daw na kahit magkasala ka, ligtas ka pa rin. Okay, maling-mali yun. Din sawa ng free will dun, di pwede kang gumawa pala ang kasalanan, ligtas mo yung Panginoon. Pero natandaan natin, hindi natin maluluko ang ating Diyos. Nahalalaman niya lahat ang ating ginagawa. Kahit magkaroon pa tayong magandang katwiran, pwede natin maitago sa tao, pero hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. Kaya ito ang dapat na sa puso isipan natin palagi. Ngayon, good works. Bilang Kristiyano, good works are done to glorify God, not to glorify us. Para makita nila, sabi nga na si Kristo ang gumagawa sa atin. Si Kristo ang may taas. Hindi tayo itinataas, Christian. Sa kabaitan na nakikita nila sa iyo, sa bagong buhay na ipinamumuhay mo, sa lahat ng ginagawa mo, ang ating Panginoon na naitataas. Ngayon, paano ito? Tulad ng sabi natin, pati sa pagsasalita, iba. We talk about like God, kung paano magsalita si Kristo. Ganda yung topic kanina, no? We are not of the world. So, we don't talk like the world. We think like Christ. We have the mind of Christ. And we act or move like our Lord. Mga kapatid, kaya nga, sabi nga, tayo'y tagasunod ni Kristo. And our life, yung motivation ng ating life, is for God's interest and for His glory. Hindi na yung sa atin. Kaya nga, para makita nila, no, yung kagandahan ng buhay ng isang Kristiyano, dapat makita ito sa ating buhay. Tayo ang buhay na patutuo. Ngayon, sa oras na ito, bilang Kristiyano. Sabi ka ni Brother Bibi kanina, nababahiran ang magandang pangalan ng ating Panginoon dahil sa mga tao na nag-aaking Kristiyano pero hindi makita sa kanilang mabuhay ang magandang araw ng ating Panginoon. Kaya nga may tinatawag na false Christians. Mga kapatid, sabi nga nila palagi dito sa Canada o sa Amerika, shame on you. Nagagawin mo yan. Huwag mo lang sabihin ikay Kristiyano kung ang nakikita naman sa buhay yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ginagawa. Ngayon,
Tandaan natin ano, na bilang Kristiyano, tinuturoan tayo ng mga banal na salita ng Diyos. Sa pag-uugali, paano tayo mamuhay, mahalin ang Diyos, mahalin ating kapwa. Maging sa pananamit, paano mag-worship, kung anong klaseng pag-uugali ang ating pinapakita sa loob at sa labas. Magulang sa kanyang mga anak, anak sa magulang, tinuturo lahat siya. Ito yung tinatawag na blessing of His Word. Bakit? Nalalaman natin lahat yung knowledge at saka wisdom na gagaling sa Panginoon. That is a blessing. At dito, sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na yan, dapat ito ang ipinapamuhay natin. Hindi na natin ipinapamuhay yung ating mga dating pagkatao na sumama ng sumama, ay ipinapamuhay natin yung bagong pagkatao sapagkat tayo ay binago na ng Diyos. Kaya pag ikay binago na ng Diyos, ang nakikita nila sa iyo, puro bago. Ngayon, kakaiba na makita nila sa mga Kristiyano ngayon yung pinapamuhay ang salita ng Diyos. Sabi nga, minsan may narinig ako, ay nabasa akong isang mensahe na sabi nga, sabi niya, pag kasama mo yung kapatid na yon, para mo daw kasama si Kristo. May napakagandang ano yun, testimo yun. Hindi nga nila nakita ang Panginoon. Nakita lang at ang kanyang mga aral. Pero nakikita naman sa buhay. Iyan ang pinaka tado effective na preaching. Yung makita sa buhay mo. Sabi nga, the words are empty without action. Kaya dapat nakikita sa Diyos. Nakikita unang-una also yung transformation through the Holy Spirit na yan ang gumagawa sa buhay ng isang Kristiyano para magkagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos at sa katao. At isang bagay ang dapat makita ng Panginoon sa atin. Tayo nagagalak na gawin ang kanyang kalooban. Kasi kung minsan naririnig natin, ang una lumalaban, yung ating sarili. Kaya kung minsan sa mga Kristiyano, number one pa rin kalaban yung sarili. Kaya sabi pa ng Panginoon, kahit sa mga apostol na aligtas na, maliban iwanan niyo yung sarili. Ibig sabihin pa noon, hindi ka lubos na makakasunod sa Panginoon, kundi mo iiwanan ang iyong sarili. Ngayon, alam na natin ang lahat yung sa mga good works na yan. Hindi ko na sasabihin siya isa-isa sapagkat alam na natin yan. Pag sinabing good works, lahat ng gawaing mabuti. Hindi sinabing masama. Lahat ng gawaing mabuti. Na dapat tayo maging halimbawa sapagkat dyan tayo ngayon nilalang ng Diyos. Yung bagong pagkatao natin dyan nilalang. Na gumawa ng mabuting gawa para sa ating Panginoon. Pangalawa, gagamitin natin yung pinag-aralan natin kanina. God is watching us and it motivates us by His love, care, and protection from the world. Buksan natin dun sa John 17, verse 14 hanggang 16. Sabi rito ni John ay ating Panginoon, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuputan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan.
Mga kapatid, nakita natin doon, ano? Sabi ng Panginoon, hindi sila taga-salibutan. Nagay ko naman, hindi sila taga-salibutan. Sabi ng Panginoon din sa verse 15, hindi ko dinadalangin na alisin mula sa libutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. So, nakita natin doon. Habang tayo nabubuhay pa rito sa salibutan ito, tayo ay napapaligiran ng mga bagay na makasalibutan. Pero kaya tayo nabubuhay pa rito, di pa tayo kinukuha ng Panginoon upang tayo maging ilaw ng salibutan. Upang tayo maging asin ng salibutan. Sabi nga, yung pagiging ilaw ng salibutan, hindi tayo nakikiayon sa mga bagay na makasalibutan. Yung Ebanghelyo, the teaching of the gospel, ang buhay ni Kristo at ang buhay ng Kristiyano is a direct opposition or antagonism to the ways of the world. Sa lumalatsyan, yung itinuturo sa atin, opposite lahat sa ginagawa ng salibutan. Kaya, kinapupuutan tayo ng salibutan. Ngayon, pag hindi ka kinapubutan sa libutan, tiyak, kakampi ka nila, kasama ka nila. Kaya nga sabi ng mga iba, pare-pareho lang yan. Oh, Church of God kami, Church of God kayo. Pare-pareho lang tayo. Ah, hindi. Maaring sa Church of God lang kayo sa pangalan. Pero kami, Church of God, sa puso. Sapagkat hindi kami nakikipamatok sa bagay ng makasalibutan. At tandaan natin, ano? We preach the word of God according to the truth. We preach the truth and lead the truth. At dyan tayo nilalabanan. At ang hindi ko maintindihan palagi, kung minsan ito yung dinadalain natin sa Panginoon. Kung kailan mo ipinipreach yung katotohanan sa ikabubuti ng tao, bakit hindi nila matanggap? Bakit mas gusto nilang tanggapin yung aral na hindi nakakabuti sa kanilang kaluluwa? Mas gusto pa nilang tanggapin yung aral na hindi sila matatawag na tunay na Kristiyano. Mas gusto rin pa nila yung aral na pwede pa sila makapamuhay sa libutan. Dahil gusto nila magkaroon daw silang freedom. Pero actually, in reality, under bondage pa rin sila. Nandun pa rin sila sa pagkaalipin ng mga bagay makasalibutan o sa kasalanan. Ngayon, sabi nito sa verse 15 na binasa natin, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa masalibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Tandaan natin, ano, sa ating buhay dito bilang Kristiyano, habang ikay sumusunod sa mabuti, sa katotohanan, ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon, iniingatan ka naman ng Diyos. Ngayon, paano ka iingatan ng Diyos Ama kung ikay nakikipag-compromise? Di ba? Hindi ka maingatan. Lumalapit ka sa apoy eh. Di ba? Susunog ka. Huwag kang lumapit. Huwag mong testingin ang iyong sarili mo sa salibutan. Amen. Dahil kung wala ang Diyos sa'yo, kakayanin ka nila. Mga kapatid, yung maliit-liit, sabi ko nga palagi, maliit-liit lang na bagay na gagawa mo, parang yung tubig, ano, sa wall, maliit lang yun, makikita mo may nagli-leak. Pabayaan mo yan. Bubutasin yung wall at bubulwak yung tubig. Masisira yung bahay. Ganon din ang yung kaluluwa, espiritual na buhay mo. Kaya merong maliit-liit na ginagawa. Di ba? Maliit lang naman ito. Mga kapatid, binibigyan mo ng daan na makagawa ang Diablo sa'yo. Ultimong kaliit-liit at sabi, huwag mong bigyan ng puwang ang Diablo. Tanda natin, dati tayong nasa Kanya. Alam niya yung ating kahinaan.
alam niya yung ating dating buhay. At doon naman tayo muli gustong ibalik. Ngayon, sabi sa verse 16, hindi sila taga-salibutan na gaya ko naman na hindi taga-salibutan. It is possible, hindi imposible, to live in the world by not practicing worldly life. Posible yan. Dahil sinabi ng Panginoon. Ngayon, sabi ko nga kanina, the Christians are light of the world. Alam mo ba na nababalo ng kadiliman ang salibutan spiritually dahil sa kanilang mga gawa? Ngunit sa mga Kristiyano, nakakakita sila ng liwanag. Ngayon, sa ating buhay bilang Kristiyano, at yun ay isang karanasan ng bawat Kristiyano, pag ikaw nga ay pumupunta sa mga parties, yung mga salo-salo. At siyempre, salo-salo, lalo na pag parte ng Pilipino at hindi Kristiyano, may pagkain, may inumin, at mayroong karaoke at saka sayawan. Normal yan. Pero pag ikay dumarating, tatahimik muna sila. Kasi minsan kami dumalo eh. Eh siyempre, nakikita mo, yung mabuti tinatago muna nila. Nag-check ka eh. Pagkaalis mo, ay tatawagin ka pa, ikaw pang mananalangin eh. Eh, bibigyan ka ng respeto. Kita mo yun. Brad, pwede ba ikaw manalangin, sabi. Siyempre, pagkaalis mo, saka naman nila ilalabas lahat yun. Hindi mo na ilalabas habang nandun ka. In respect. So, makikita mo yan. Yan ang tinatawag na ilaw. Na nakikita nila yung integrity ng isang Kristiyano. Saan ka man pumunta sa iba't ibang lugar ng salibutan ito? Mga Pilipino, marami na sa abroad. Sa Middle East, sa North America, sa Asia, sa Philippines, kahit saan. Kung saan man sila naroon. Ang Kristiyano, dapat mapanatiling kanyang integrity. Tandaan natin, kaya tayo din nila sa abroad, merong dakilang hangarin ang Panginoon sa inyo. Na sa pupuntahan nyo, may maliligtas kung kayo ay makapanatiling malinis at Panginoon Diyos. Hindi yung paglabas nyo, pumunta kayo ng abroad, napahiwalay kayo sa gawain, kapatid, hihiwalay na rin kayo sa Panginoon. Makikipamuhay na rin yung makasalibutan. At ang dahilan nyo, napalayo kayo sa gawain. Mga kapatid, si Kristo sa Pilipinas, sa Kristo sa Canada, Kristo sa Middle East, iisa yan. Iisa rin ang salita. Tayo lang. Kaya, kinakailangan mapanatili yun. Ngayon, kung tayo nang hina, pwede tayo manumbalik. Upang may balik muli yung ilaw na yun. Alam mo ba yung araw? Yung araw. Anong ginagawa ng araw? Yung kanyang sinag, nagbibigay ng liwanag. Upang ang iyong mga halaman ay, maging malusog. Pag maliwanag ang araw, masaya tayo. Dito, summer na sa Canada, kaya mga tao, naglalabasan na. Nagmamadaling maghubad ka eh. Kaya makita mo na, daming mga naka-short, naka-ano dyan. Napupunta sila sa dagat at ano. Nawala na yung social distancing. Pero, actually, nawala naman talaga yung distancing, yung talagang relasyon sa Panginoon, kaya hiwalay na sila sa Panginoon. Yung araw na yun, pag tumama sa mata, nasisilaw ka. Di ba? Kaya yung ilaw na nasa atin, nakakasilaw yun. At sabi nga, yung liwanag na sa atin, maliliwanagan yung dilim. Kaya sa bawat buhay ng Kristiyano, ito isang kaliwanagan dito sa salibutan. Tandaan mo yun. Ang salita ng Diyos, ang Diyos ay ilaw, ang kanyang salita ang ilaw, ang mga Kristiyano ay ilaw. Pangalawa, ginamit ng Panginoon, asin ng salibutan.
panlasa, pampasarap, pangtimpla. Huwag mo susubrahan yung asin. Kung sa pagkain, baka ikaw ay magkaroon bato sa kidney. Pero, yung sinasabi ng Panginoon, as a spiritual example, yung asin, subukan mo na ilagay sa suga. Mahapi. Pero gagaling. Kaya kung minsan may sugat kang konti, maligo ka sa dagat. Mahapi sa una, tapos makikita mo gumaling na. Kasi merong, ano yun eh, curing effect na talagang nagpapagaling yung asin na yun. Alam mo, ganun din. Kaya bawat salita na naririnig natin, pinapamuhay, na-share natin to sa salibutan. Amen. Napapagaling ang salibutan kung sila ay sumusunod. Amen. Amen. Kaya nasabi ko na Panginoon, napakaganda ng araw ng Ebanghelyo dito sa Iglesia ng Diyos. Napakaganda. Pakapuro. Ang pinagtataka ko lang, bakit may mga humihiwalay at yung mga hindi tumatanggap. Eh mga kapatid, tayong mga natawag nating elders, may biglang humiwalay kung saan pumunta. At nakita mo sila ngayon, nagpapahaba ng balbas kung ano nung mga ginagawa sa katawan. Sila daw ang tama. Nakikita mo napakababait para maamong tupa. Ngayon, ang tatapang. Sama na nakikita nun. Maging matapang lang tayo sa pamumuhay ng mga banal. Sa pang sinabi dito ni John, sabi niya, do not love the world. Sa 1 John 2:15, sabi niya, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Sinabi mismo rito na huwag niyong mahalin ang salibutan. Kasi wala sa atin yung pag-ibig ng Ama. Ibig sabihin, pag sinabi sa Biblia, do not, huwag mong gagawin sapagkat kasalanan yung pag ginawa mo. Kasalanan niya. Ngayon, bibigyan tayo ng magandang halimbawa ng Panginoon. Nung tayo naligtas mula sa kasalanan, ibinilang tayo anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tayo nakatira naan saan? Sa langit. Pero nasa salibutan pa tayo, so we're living in heavenly places. At doon sa bahay ng ating Diyos Ama, kaya dito tayo sa salibutan ito. We're under the love, care, and protection of the Father. Amen. Ayon sa kanyang kapangyarihan, at ito ang kanyang ibinigay na advice. Do not love the world. Sabi niya, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Wala yung pag-ibig ng Diyos yan. Wala yung kanyang protection dyan. Wala kanyang pag-ibig dyan. Dahil yan ay baka salibutan. Ngayon, anong pag ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay magulang, natural yung mga anak mo magiging Kristiyano rin. Anong sinasabi mo sa mga anak mo? O kayo mag-iingat paglabas nyo, ha? At huwag kayong makisama sa mga bagay na makasalibutan. Alright? Yan ang sinasabi natin sa mga anak natin. Alam mo na yung katotohanan. Alam mo na yung aral. Amen. Ha? Huwag kang manamit na tulad sa libutan, huwag kang magsalita tulad sa libutan, huwag kang makiayon sa bagay na makasalibutan. Yan ang sinasabi natin. Ngayon, sa oras na yung anak na yun, kung bawat Kristiyan, na paglabas niya, hindi na natin alam anong ginagawa niya.
Pero sa oras na siya ay pumatol muli sa salibutan, mawawala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Ano yung pinatulan niya? Meron din kasing attraction sa salibutan eh. Oh, kasi kung walang attraction, sino magmamahal yan? Ano yung attraction nila? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Sinabi kagad, lahat yan ang pinag-aralan lahat yan nung kagabi, no? Kay Brother Arnold. Sinabi niya lahat yan. At makikita mo yung lahat, sabi nga nila kaya tinawag na worldly, kasi lahat yan, pangsalibutan lang. Attraction, pangsalibutan. Hindi sinabing attraction pang-Kristiyano. Para sa salibutan lang yon. Pati pananalita nila, kanta nila, yung song, yung mga entertainments, puro makasalibutan yan. Kaya ang isang Kristiyano, pag nakita niya yon, hindi niya kaya kakayanin. Pero bakit may mga Kristiyano na nagko-compromise? Kasi lumalapit sila. Hindi sila kumakapit. Tandaan mo, nasa palasyo ka na ng ating Diyos Ama. Ha? Sa pag-iingat ng Diyos Ama, binigyan nandun yung pag-ibig, care, protection. At binibigyan ka niya ang kapangyarihan para labanan to. Pero anong nangyari? Dahil sa salibutan, nawala lahat yan. At sino mag-take over yung power, yung God ng salibutan? Ma-under ka ngayon sa kanyang kapangyarihan. Kaya kita mo yung mga Kristiyano na nag-backslide. Nag-church sila. Pero pag ano sa buhay nila, makasalibutan pa rin. Alam na nila yung doktrina. Alam nila kasi galing sila Church of God eh. Alam na nila. Pero wala na sa buhay. Anong sabi doon? Wala nang kapangyarihan ang kanilang buhay. Sabi nga, umiwas ka rin sa mga ito. Kasi naging paimbabaw na lang. Mga kapatid, sa oras na ikaw ay napunta sa salibutan, nahihiwalay ka na sa Diyos. Kasi iba yung buhay sa salibutan, iba yung buhay Kristiyan. Sabi kanina, there's a distinction. Pero sa kanila, there's a distinction without difference. Pantay pare-parehas lang. Hindi, may paghihiwalay yan. Anak ng Diablo, anak ng Diyos, magkaparehas? Hindi ah. Tandaan natin yun. Kaya, makikita mo, nasa isang parte, ang mga anak ng Diyos, nasa isang parte ang anak ng salibutan. Eh kahit dun sa, ano, sa itaas, yung langit, nakahiwalay sa imperno. Sabi nga, merong tawag dun sa English, chasm. Yung naghihiwalay, na malalim. Napakalawa. Hindi ka pwedeng tumawid. Na pwede mag-migrate doon. Ayoko na rito. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Ngayon, basahin natin yung Titus chapter 2, 11 and 12. Excuse me. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa kalayaan ng salibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal sa panahon kasalukuyan ng salibutan ito. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Holy living. Sabi rito, marapat. Tingnan mo yung word na sinabi rito ni Pablo. Marapat, mabuhay tayo may pagpipigil, matuwid at banal sa panahon kasalukuyan ng salibutan ito. What is holy life? Banal na buhay. Paano ma-define yung holy life? Pag sinabi mong holy life, yung buhay mo, ano, is a holy living inspired by God. So
yung Espiritu Santo. Kaya sinabi dito by grace, ano? It inspired, life inspired by grace and Holy Spirit to live in this present world. So, God in action. That's holy life. Pag yung mabuting gawa lang sa tao, human in action. Kaya sinabi holy life, may holy, ano? Sa umpisa. Hindi lang good life, holy life. So, God in action. The Word of God is in action. Na pinapamuhay mo yung banal na salita ng Diyos. Iyon ang napakasimpleng kahulugan. Ngayon, sa pamagitan ng biyaya, kay nalita, sa pamagitan ng biyaya, kayo ay makapamuhay na banal. At sa pamagitan ng Espiritu Santo na tumutulong sa atin. Kaya mga kapatid, anong sabi doon sa Romans 12:1-2? Pasayin natin ulit yun. Kasi magkadugtong yun dapat eh. Yung dalawang palaging yun eh. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhin ko sa inyo alang-alang sa mga kapagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong makatawan, isang hayong buhay, banal, kaayaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Tingnan yung verse 2 ulit. Huwag kayong magsiayon sa salibutan ito. Amen. Kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang matupatunan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Pagbabago ng isip. Alam mo na na salibutan, baguhin mo na isip mo, hindi na ako para dyan. Inalis na ako dyan. Actually, naranasan na natin yan eh. Matagal din ako dyan. Aba, at alam mo ba na hanggang sa ngayon, ikinahihiya ko yun. Yung naging buhay ko. Salibutan. Kinakahiya ko. Pero salamat na lang sa Panginoon dahil sabi niya, I will remember your sins no more. Amen. Pero kung minsan pinapaalala ng kalaban niya, yung mga ginawa mo, sama mo nga nung araw. Pero alam mo ba, napakabuti ng Diyos na inalis tayo sa libutan. Na nawa, dalangin natin na yung pag-iingat ng Diyos Ama, yung trust niya sa atin, yung love and care, yung tiwala niya sa atin, maging buo yun. Huwag na tayo makiayon sa mga bagay ng salibutan. Kasi, mahirap manumbalik. Kita mo yung mga nasa salibutan na galing ang mga Kristiyano na punta sa salibutan, napakahirap nilang bumalik. Napakahirap. Sipin mo mag-uumpisa ka ulit. Abay, dapat nga ikaw ito kapag turo na, sabi ni Pablo, ngayon mag-uumpisa ka ulit, ipapangaral ulit yung salvation sa'yo. Oh, ano nangyayari? Alam mo na. Eh, paano yung conviction? Paano kung di dumating sa'yo? Kaya, yun ang ano natin, mga minamahal kapatid, magtulungan tayo. Punta tayo, balik tayo dun sa ating teksto. Sapagkat ang mamata ng Panginoon ay nasa mamatuwid, ang susunod, ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. 1 Peter 3:12. For the eyes of the Lord are over the righteous and His ears are open to their prayers. So there's another motivation, ano? Yung kanyang mga tenga o kanyang pagdinig ng ating Panginoon ay sa mga panalangin ng mga banal. Mga kapatid, ang ating madain. It's a self-explanatory, sabi ko palagi. Ang mga Kristiyano, yun ang buhay nila. Mapagpasalamat palagi. Prayer of thanksgiving. Dami nating requests. Dami nating requests. At basahin natin Ephesians 6:18, praying always with all prayer. Take note. Praying always with all prayer. Lahat ng klase ng prayer. And supplication in the Spirit
watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. Diyan na lang muna tayo. Lahat ng panalangin. Isang napakagandang pribilehiyo ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Lahat ng panalangin, pwede nating hilingin. Amen? Number one, hilingin natin. Ano yun? Mga pang-espiritual. Yun ang unang hilingin natin sa Panginoon, tayo lumago sa kanyang ating mga pananampalataya. Tayo'y makapamuhay ng banal. Tayo magamit ng Diyos. Ha? Puro lahat espiritual. Inaurahin natin. Kasi nang sabi ng Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon, meron tayong mga pangailang personal. Normal lang naman eh. Meron tayong pangailang, kailangan natin kumain, kailangan tayong magtrabaho para masustento ating pamilya at makatulong tayo sa iglesia. Kailangan din natin na makihalubilo. Oh. Palagi ko nga sinasabi palagi, lalo sa mga young people, manalangin kayo palagi. Lalo yung mga young people dahil napakalapit ang tukso sa inyo. Marami kayong mga kaibigan na nasa salibutan. Dapat sila ang mahila sa Panginoon, hindi kayo mahila. Amen. Panalangin nyo na higit na magtumibay ang yung relasyon sa Panginoon. Amen. Hindi yung relasyon sa salibutan. Kaya panalangin nyo. Sabi ko palagi, yung magusto mag-asawa, manalangin kayo sa Panginoon, nabigyan kayo ng Kristiyanong asawa. Amen. Kristiyanong asawa. Di ba yung dalangin nyo yun? Sabi ka rito, lahat ng panalangin, request mo. Di ba kaloba ng Panginoon yan? So we have to pray according to God's will. At iyon ang sigurado na sasagutin ng Panginoon. Sabi pa rito, lahat ng panalangin at dahil sa buong panahon, magpuyat sa buong katsagaan at dahil na patungkol sa lahat ng mga banal. Pinagpe-pray natin ang bawat magkakapatid. Nagdadalangin ang bawat isa. Mga kapatid, mayroon tayong kanya-kanyang pasanin, dalahin, mayroon kanya-kanyang problema. May mga kapatid tayong may sakit. May mga kapatid tayong nangangailangan ng mga material na pangailangan. Nagdadalangin ang bawat isa. Dinadalangin natin ang gawain ng Iglesia ng Diyos sa buong salibutan na magtagumpay. Pagpalain ng Diyos na marami pang kaluluwa maligtas sa kasalanan. Ang ministry nito, tulad ng sa social media, marami na tayong naabot na kaluluwa. Dalangin natin na marami pang maabot. Kaya nga sabi pala ni Brother Jeff, i-share nyo. May mga kaibigan kayo na wala, hindi kaibigan ng iba. At least makaparinig sila. Share. Pipindutin mo lang isang beses. Share. Eh bakit tinatamad ka magpindot? Oh, di ba? Mga kapatid, hindi mo to ginagawa sa sarili mo. Ginagawa mo para sa Panginoon. At sa bawat pakikinig natin ang mensahe, lalo na mayroon tayo may bababaon. Mayroon isang salita doon na para sa atin. Ngayon, sabi pa sa Psalms 50:15, call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Yan, napakaganda. Marami tayong problema rin. Marami tayong pangailangan. Marami tayong plano. Kailangan din natin idalangin sa Diyos. But, take note, God does not always answer the prayer of righteous in their own time and manner. Hindi palagi. Kasi God will answer our prayers in His own perfect time, according to His will. Yan. Kaya nga, anong palaging expression namin ni Sister Bell? Amen na lang. Kasi alam mo, kung minsan may dinadalain ka, hindi pa dumarating, ano nangyayari? Sampalatayan na lang pinagkaloob ng Diyos. In one way or another, ha? Darating ang panahon na yun. That's why marami tayong unspoken prayers, unspoken requests. Hindi natin masabi dahil siyempre, merong privacy din eh. Kahit Kristiyano kung minsan. But, you see, yun ang napakaganda sapagkat
kung kalooba ng Diyos, in God's perfect time, pagkakaloob niya yan. At isa pa, bakit kuminsan nati-delay? Para i-develop ng Panginoon yung isang napakaganda na katangian sa Kristiyano, perseverance. Para ikaw ay higit pang maging mapagtiis, matyaga. Sabi nga, kung may tiyaga, may biyaya. Kung may tiyaga, may pagpapala. Hindi natin gagamitin yung milaga, yung pagpapala at biyaya. Kaya lahat nung nagtsatsaga, ha? Sa panalangin, diyan ang katagumpayan ng isang Kristiyano. Alam mo, isang bagay na pwede mong mag-pray, you can pray anything, anyone, impossible. Yeah. Sipin mo yun, na may mga malalang sakit na napapagaling. That's impossible. Sa kaisipan ng tao, imposible, pero gumagaling. Pero isang bagay na napaka-imposible, yung ikay maligtas sa kasalanan, mabago yung buhay mo, makapamuhay ng balang. Imposible yan sa tao eh. Pero sa Diyos, posible. The just shall live by the faith. It takes faith in prayer that impossible things will become possible sa Panginoon. Mga kapatid, balik pa tayo sa ating teksto. Ilang minutes lang. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. The face of the Lord is against them that do evil. Tandaan natin, ano? Lahat ng gawain masama, sabi rito sa ating binasa, laban. Ibig sabihin, nagagalit ang Diyos pag ang tao gumagawa ng masama. Kaya, kung sinabi kanina, all-knowing God, all-seeing God, dapat ito ma-realize ng tao. Ha? Na nakatingin palagi ang Diyos. Gusto kong basahin yung Psalms chapter 7, verse 11. God judges the righteous and God is angry with the wicked every day. Take note, God is angry with the wicked every day. Yan ang sinabi na ron. At mga kapatid, yung masamang gawain, ha? Bakit nagagalit pa yun? Kasi kontra yun sa kanyang katangian bilang banal na Diyos. Malinis, banal. Kaya kontra siya sa lahat ng marumi at masama. At yun ay masakit sa Panginoon. Eh. It hurts God. Alam mo ba na ang tao ay nilalang ng Diyos? Hindi naman ang Diablo nagdalang sa tao. Ang Diyos ang nagdalang sa tao. At tapos ang tao ay gumagawa ng kasalanan, nagiging alipin ng Diablo. Di ba masakit? Sige nga, yung magulang, sabi niya, ako nga nag-anak sa'yo eh, pinalaki kita. Pero bakit nandun ka sa kabila? Di ba? Saan ang utang na loob mo, sasabihin ng magulang? Ikano pa kaya ang Diyos? Insulto yan sa ating Panginoon. Sa kanyang pagka-Diyos. At ano ba? It's offensive to God. It's an insult. It provoked God to anger. Sabi mo yun, kaya nagagalit ang Diyos. Ngayon, majority of the people, including the false Christians, are unrighteous. Kaya nga, yun ang mabigat doon. Sabi nga, magalit na yung tao sa'yo. Huwag lang ang Diyos ang magalit sa'yo. Kung nagagalit ka ng tao, natatakot ka eh. Bakit hindi ka matakot pag galit ang Diyos? Kung mabasa mo yung Biblia at pinakita rito yung magalit ang Diyos. Magmula sa doon sa panahon ni Noah hanggang doon sa Sodom and Gomorrah, makikita mo na dyan. At yung maging mga Israelita nung di sila sumusunod sa Panginoon, ano nangyayari?
Kinarusahan sila, Panginoon. Hindi sa gusto ng Panginoon na parusahan ang tao, kung hindi dahil dun sa kasalanan. Mahal ng Diyos ang tao. Tatandaan natin yan. Amen. Ngayon, bilang panghuli, iniiwanan ko sa inyo ito, yung panalangin na galing kay Paulo. At ito'y isang, makita natin yung ating sarili ito. At ito'y ating pagsumikapan. At na ating buksan ito sa Philippians chapter 1 verse 9 to 11. At ito'y dinadalangin ko na ang iyong pag-ibig ay lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Upang iyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging tapat at walang kapintasan hanggang sa karawan ni Kristo. Na mga puspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamagitan ni Jesu Kristo sa ikalulualhati at ikapupuri ng Diyos. Napaganda ang pag-ibig. Alam mo, yung panalangin ni Pablo rito para sa mabanal, yun din ang magiging buhay ng Kristiyano. Dapat ito marating natin, sabi nga, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere without offense till the day of Christ, being filled with the fruit of righteousness, which are by Jesus Christ to the glory and praise of God. Amen. God is watching us. Iyan ang tinitingnan ng Panginoon. We are motivated, sabi nga, that our love may abound more and more in knowledge and discernment. We are motivated that we approve the things that are excellent, that we be sincere and blameless in the coming of our Lord Jesus Christ, and we be filled with fruit of righteousness, which are Jesus Christ to the glory and praise of God. Sabi ko, darating ang araw, yung palaging nakatingin, na tumitingin sa atin, makikita naman natin ang mukha. At makakasama natin. Amen. Sapagkat tayo kailanman ay naging tapat sa Panginoon hanggang sa katapos-tapusan buhay. You have to be motivated to be faithful to the Lord till death. At tandaan natin, pag-ingatan natin ating sarili na walang dungis at kapintasan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Tapos sandali na lang. Naming Diyos, may bigin Panginoon sa lahat. Kami nagpupuri, papasalamat muli Panginoon sa iba na salita na aming narinig. Amen. Salamat naman Diyos na nandiyan ka palagi, na siyang tumitingin sa amin upang pagkalob mo rin ang Diyos ang iyong patnubay, iyong pagpapala, at ikit sa lahat na Panginoon, ito nagbibigay ng lakas, ujo, motivation sa amin, Panginoon. Mm-hmm. Lalo pa kaming magsumikap ang mga Diyos. Ingatan namin yung kaligtasan. Amen. Ang galing sa iyo, Panginoon. Amen. Na kami makapamuhay kung paano nilalang mo kami sa mga mabubuting gawa na gawin namin sa pangalan pa Jesus. Amen. Upang hindi namin mahalin ang salibutan, kundi kami maging ilaw at asin ng salibutan. Amen. Na sa aming mga buhay, Amang Diyos, may taas palagi ang aming Panginoong Isus. Amen. Na hindi mabahiran ang kanyang pangalan. Maging ang kanyang mga banal na salita na makita ito sa aming mga buhay sa araw-araw. Panginoon, kung nakikita mo pa, may nakikita ka pang mga kakulangan, kahinaan, maging karumihan sa mga puso. Amen. Dinadalangin namin ito, Amang Diyos. Nilalapit sa iyo. Napakalinisin mo, Panginoon, ang mga puso ng iyong mabanal, pagdapati mo, Amang Diyos. Magamit mong pang malinis na instrumento ng Ebanghelyo. Okay. Saan man sila naroon, Panginoon. Na palagi, Amang Diyos, na may hayag ang katotohanan ng Ebanghelyo sa iyo, sa lahat, Amang Diyos, na marami pang kaluluwa, Amang Diyos, ay may dagdag sa iyo ang kahayaan. Amen. Salamat, Panginoon, sa privilehyo rin ng panalangin.
na tinutugon mo, Panginoon, ang aming mga pangailangan, lalo sa aming mga buhay spiritual. Amen. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pananalangin. Dalangin namin, Amang Diyos, ang mga bagay na ayon lang sa kalooban. At kami higit na mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay sa mga pagpapalabihayan ay pinagkakaloob mo sa bawat isa. Sa katagumpayan, pinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Laban sa kasalanan, sa libutan, at sa lahat ng lalang ng Diablo, salamat Amang Diyos sa iyong mga biyahe at pagpapa. Patuloy kami mapagkumbaba, maging masunurin sa iyo. Bigyan mo ko isang puso masunurin at mapagtapat. Pusong banal. Amen. Panginoon, na kami makapanatili hanggang sa pagdating mo, hanggang sa kamatayan ng Amang Diyos. Dinadalangin namin, Panginoon, lahat na nakikinig na nanonood. Sa mga kapatid, sa Panginoon, at maging sa mga nalalabi sa kanyang pananampalataya, tulungan mo po sila, Panginoon, Amen. Na may balik ang init ng kanilang paglilingkod, Amang Diyos. Amen. Na hindi lang sila maging sa kanilang mga pamilya, sa mga kamag-anakan namin at kaibigan, at sa lahat din ng tao nakikinig sa oras na ito. Makita nawa nila ang iyong magandang aral at turo sa gagaganda ng kanilang buhay sa libutan ito. Amen. At sa buhay na walang hanggan. Amang Diyos, mga pangyarihan sa lahat, wala kami may babalik sa iyo. Kundi kay palaging salamat, paglingkuran ng bukatapat. Amen. Mamuhay na malinis sa iyong harapan. Amen. Mabigyan ka namin kaluguran at kalunatian. Amen. Habang kami nabubuhay, maglingkod sa iyo, Amang Diyos, na walang kapintas. Amen. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming mapanalangin ito ay matupad, masunod. Sa pangalan po ng Jesus, Panginoon. Amen.